po yung... Ayan, mga karibaba, siya, paano po yung nangyari? Naubos na po. Ayan po yung rotor niya dito. Kaya po, advice ko sa inyo, kailangan nyo talaga magpa-check ng preno. Kasi po, pag naubusan kayo nito, ito po ang rotor disc ang sisirain niya. Eh, mahal din po ito. Ang laki po nung nawala, oh. Yan po siya, oh. Ito po yung original niya, right? Naras kalahati po yung naubos. Papalta na po ng bago. Kasi kung papamasin siya po, mas malaki po yung mawawala. Tanggalin po lahat ito para matanggal po itong rotor at papalta na po ng bago, bibili po ng bago. Ito po sa hulihan, tinanggal na rin po namin. Manipis na rin po, kaya papalta rin po ng bago. Yan po sa likod, sa hulihan niya. Ito po yung self-adjuster niya. Ito naman po yung kinakabitan ng handbrake. Yan po dito. Kapalitan na rin po ito. Yan. Manipis na po. Ito naman pong isa, hindi naman po siya nagka-damage. Bali, ito lang po yung run. Okay naman po. Ayan. Pero untik na rin pong nagka-damage. Untik na rin na umabot sa bakal. Ayan. Pero buti na agapan po. Okay naman po yung rotor niya. Ayan. Tignan po itong pagkakaiba niya. Pantay po siya. Parehas yung pantay niya. Yung kabila halos kalahati po yung nawala. Ayan. Shout out po sa lahat ng aming mga viewers. Yan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood sa aming mga video. Yan. Sa mga Team Ems, yan.
Salamat po sa patuloy na suporta nyo. Po mga karibaba, nangyari. Naribo. Dahil po bakal po bakal na siya. Kaya dapat kinetek po natin lagi yung ating mga brakes nyo. Preno. Ayan nga, inabot na po ng bakal sa bakal. Tira po. Lumaki yung gastos. Ayan, tatanggalin po yung takip. Ganda mo na! Kawalan nyo. Tatanggalin po ito. Para matanggal po yung takip na yan. Malaking yan. Yan, lata na yan. Baba. Pag tinanggal nyo po yung takip, huwag nyo po sikwatin dito kasi po masisira, mawala po sa line. Tatanggal po nito yung takip na to. Ito po yung tanggalin nyo yung takip sa wrap. Kasi po mas madali unatin to kaysa dun sa isa. Maayos naman po yun pagka ginalik mamaya. Susundutin po dyan. Bago paluin yan. Diyan po papaluin. Yun. Ako, mga karibaba, yan. Oh, hindi po siya nasira. Kasi po, kapag dito nyo sinikwat yung mga karibaba, mauublong to, mahirapan kayo magkabit. Yan. Yan po. Kasi po, kapag sa high is, talaga mahirap po tanggalin yung rotor. So, magnganga. Give. Po mga karibaba, tanggal lang po natin to, naiwan po yung bearing. Hindi po kasama yung bearing. Hindi po. Talaga pong tinipress to mga karibaba kapag nagpalit kayo ng bearing. Pero kasi rotor disc lang yung tatanggalin namin, hindi na namin kailangan tanggalin yung bearing. Tanggalin lang po natin tong tatlong tornil, ilang anim na tornilyo. Anim na tornilyo na 14mm. Pero mga karibaba, may puzzle po to pagtatanggal. Hindi nyo po mahugot to. Diretso to. Kaya po, hanapan natin sila ng pisto. Mga karibaba, yun yung mga karibaba, oh. Yan, tanggal na po. Kailangan nyo lang paikot-ikutin, tagilid nyo ng konti. Yun. Yan. Yan po mga karibaba, papalitan na po ng bago to. Gagawin po sample. Hindi na po pwede siyang ipamasisap para resurface kasi manipis na po. Pag binawasan yan, halos kalahati. Wala na po yan. Kaya kailangan na po itong palitan ng bago assembly. So yan mga karibaba, update nyo lang po kayo sa pag dumating na po yung pyesa, pag nakabili na po.
Ayan. So ayan mga kribaba, ito na po yung Quezon. Ayan. Tingnan na po yung bago. Ayan. So yun, nakakabit na po. Ako, hindi ko siya ako. Ano na to? Yun, yun, yun. Hindi yan ng konti, yun. Yan, hahapitan na po. Yan po, patapos lagay po natin itong plate. Ilalagay. Hindi naman po kayo magkakamali kasi hindi parehas yung clearance. Tatlo lang yan. Ito rin po. Hindi rin kayo magkakamali kasi magkalayo, mas malayo yung kabila. Kabila magkalapit. At balik ta rin yan. Hindi nyo maglalagay yan. Itong mga karibaba, kapag ginalik nyo, itong design na upa na to, dapat tapat dito. Kasi mahirapan kayo maglagay ng nut ng bolt.